Hi mga kapogi, ngayong araw magbibigay lang ako ng konting kaalaman tungkol sa health protocol ng barbering. Marami siguro sa atin ang hindi nakakaalam na ang simpleng pag-aahit ng blade or labaha ay pwedeng pagbula ng malalang sakit or pwede kang mahawa. Ito, paliwanag ko. Pag inahitan yung customer, tapos nasugat siya, at nagkadugo tong labaha or blade, tapos inahit din sa'yo at hindi napalitan yung blade, maaaring mapasa sa'yo yung sakit na nakakahawa kung anong meron yung unang inahitan. Kasi ma-o-open yung pores nung balat mo. Yung pag inahitan ka, kahit nga hindi nasugat eh, na-o-open yung pores. Tapos may chance na siya na pumasok yung dugo. Kaya parang trans blood siya, parang basta yun na yun. Kaya may mga barbershop sa ibang bansa, may mga barbero doon na hindi nag-aahit or hindi nagpapaahit. Kasi nga, delikado, napakadelikado ng blade. Kung malalaman nyo lang, kung makakapag-seminar lang kayo, o malalaman nyo yung pwedeng sakit na maidulot ng blade kung sakaling aahitan ka ng hindi napapalitan. Kaya sa mga high-class na barbershop, pinapalitan talaga agad ang blade. Kada customer ka, palit. Kada customer, palit. Kasi sobrang delikado talaga siya. Totoo siya kasi may mga seminar kami sa pagkukuha kami ng health certificate. Pagkukuha kami ng health certificate, nagsiseminar kami. Kaya nadadaanan namin yung health protocol na dapat nagpapalit ka ng blade every customer, every haircut. Kahit kapatid mo o kamag-anak mo, kailangan palitan yung blade. Kasi may based to sa seminar, sa kwento sa seminar, may nangyari na malinis siya sa katawan. May customer na malinis sa katawan, wala sa lahi nila, wala sa history ng pamilya nila na mayroon silang malalang sakit na nagkaroon siya. Pinaimbestiga nila ngayon kasi medyo may pera naman sila, kaya nilang paimbestigahan kung saan niya nakuha yun. At base doon sa result nung investigation, sa blade lang nakuha yung malalang sakit na dumapo sa kanya. Kaya ingat-ingat tayo. Kaya kung magpapaahit kayo, kaya ngayon, alam nyo na, pag magpapaahit kayo o magpapagupit kayo, papapalitan nyo na yung blade sa barbero. Pwedeng bumili na lang kayo ng blade. Magkano lang naman ito? 5 piso ata o 10 sa mga tindahan. Para sigurado kayo na bago ang blade. Or, pag-aahitan na kayo, sasabihan nyo yung barbero na, sir, pakipalitan ng bago yung blade. Yung mga customer namin na Dr. Sergio, yung may mga alam tungkol sa mga ganitong bagay, may mga dala na silang blade or bago sila ahitan, o pagkaupo pa lang nila, sasabihin na sa'yo na, Mark, pakipalitan ng bago yung blade, pag-aahitan mo na ako. Kasi nga, ganun sila kaingat, ganun nila kaalam yung panganib na pwede mong makuha sa blade. Kaya, hindi naman sa pag-aarte, kailangan nyo talagang gawin yun. Idagdag ko lang sa manicure, pedicure, ganun din sa ibang bansa. Nail cutter lang sila, cleaning lang sila ng kuko. Kasi sa paglilinis ng kuko, pag nasugat yung kuko mo, tapos ginamit na sa iba yung nipper or nail cutter na nasugat yung daliri o may ingrown, may nana or dugo na kumapit na dun sa nipper na
ikukot-kot din dun sa daliri mo, may chance talaga na mahawa ka ng malalang sakit. Maraming sakit na pwedeng makahawa. Gaya ng HEPA, HIV, baka nga pati COVID. Pwede eh. Di natin alam. Kaya mas maganda yung nag-iingat tayo. Oh, mga kapogi, hanggang dito na lang muna yung advice ko sa about barbering. Kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa baba about sa mga health protocol ng barbershop. Okay. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin yung notification bell. Bye-bye!